What is up mga ka-Bexies and welcome back sa channel natin. So guys, kung bago pa lang kayo sa channel natin, huwag niyong kalilimutan i-like at i-subscribe ang channel natin para mas updated kayo sa mga videos na i-upload ko dito. At nandito na tayo ngayon guys sa part number 2 ng ating ginagawang reaction series para sa mga Vexel artists dito sa Pilipinas. Ang liwanag natin ngayon na, maraming salamat Meralco. So sa mga nakapanood na ng una nating video guys, maraming salamat dahil nagustuhan niyo yung una nating video. Sa mga hindi pa nakapanood, nandiyan yung link sa taas, click nyo lang. Parang okay yung looks ko yun ah. Kailangan may aura yan. Aura. Aura! So pinakauna sa video natin ngayon guys ay si Sir Alrey Santiago. So guys, eto na yung request nyo dahil sobrang dami nagme-mention sa kanya doon. Sorry sir kung hindi ako nakapagpaalam ng maayos sa inyo kasi hinanap ko yung main account nyo as well yung page nyo. At nag-message ako doon sa page pero unfortunately hindi ako makapag-message doon. Hindi ko alam kung bakit. At doon naman sa main account hindi ko alam kung naka-disable yung account nyo sir, hindi ko makita. Hihiramin ko lang saglit yung mga pictures mo. Anyway, shoutout sa'yo, Sir Alrey Santiago. So proceed na tayo guys. Mainly, Photoshop user to si Sir Alrey. Bali lahat ng mga artist ngayon guys ay puro PC user and mainly Photoshop yung mga ginagamit nilang software. So dahil ang dami nagme-mention dun sa kanya guys, sinubukan kong hanapin yung page niya. At nung nakita ko yung mga gawa niya, sabi ko lang, ba't magkapareho sila ni Yasuo ng style? Tapos huli ko na nalaman guys sa mga comments nyo na yung style ni Yasuo ay Alrey inspired. What? Seriously? Nasaan ako nung mga panahong nandun si Alrey? Pero it does not matter at all guys. Pero kung si Sir Alrey yung pasimuno ng minimal style, solid sir ang gaganda ng mga gawa nyo. Proceed tayo guys sa art style ni Sir Alrey. So kung titingnan nyo yung mga gawa niya, pure minimal pero may pagka-anime yung style niya. So isa sa mga reason kung bakit ko nagugustuhan ang minimal style guys is simple lang siya, malinis sa mata tingnan. Hindi mo kailangan maglagay ng sobrang daming shadows para ma-recognize yung mga gawa mo. Kahit yung sa lips, lagyan mo ng plain white, plain red, plain black. Yung buhok, ganun din. As long as minimal stylist ka, babagay pa rin guys kahit anong kulay yung ilagay mo. So isa sa unique sa art style ni Sir Alrey ay yung may pagka-anime yung mga gawa niya guys. Pag nakikita mo yung mga gawa niya, anime inspired. Parang katulad dun kay Michael Strom nung nakaraan guys sa reaction video natin. Hindi ko lang nasabi guys. Kung makikita niyo yung mga gawa niya, may pagka-anime inspired yung mga gawa niya. So yun, yun yung nagpaganda rin sa mga gawa ni Sir Alrey. So maraming salamat guys sa mga nag-comment doon at nag-mention kay Sir Alrey. So ngayon nalaman na natin na siya talaga ang salarin ng lahat ng mga minimal style dito sa mundo ng Vexel. Thank you so much sir, ang gaganda ng mga gawa niyo. Salute! At ang next na artist natin ngayon guys ay walang iba kundi si Sir Biko Texon. So shoutout sa iyo Sir Biko, maraming salamat sa pagbigay mo ng permission na gamitin ko yung mga pictures mo ngayon dito. At sa lahat ng mga Bikonatics, shoutout sa inyo guys. So proceed tayo guys sa art style ni Sir Biko. So mainly nga Photoshop yung ginagamit niyang application. So matagal ko na nakikita yung mga gawa niya guys way back 2016 pa. Kasi siya yung pinakaunang nakita ko na nagpo-pure shape. So, ang gaganda guys, nai-inlove talaga ako sa mga nagpo-pure shape. Yung mga gawa guys ay hindi sa artist. Char! So ngayon guys, ang dami na rin inspired sa mga gawa ni Sir Biko kasi nga, pure shape siya. At kung pure shape lover ka, ma-appreciate mo talaga yung mga ginagawa niya. So, nung mga panahon kasi na yan guys, way back 2016, pinapanood ko yung mga timelapse ni Sir Biko, mga tutorials. Pero hindi ko masyadong napapansin kasi hindi naman ako Photoshop user that time. Natuto ako gumamit ng Photoshop year 2018 na. So doon ko lang na-appreciate yung mga nagpo-photoshop, nood-nood ng mga tutorials hanggang sa matuto ako. Tapos, ito pa yung mas malupit guys. Kapag mobile yung gamit ko, iba yung style ko. Pure shape ako kapag mobile. Pero pagdating sa Photoshop, masking yung style ko. Hindi ko alam kung bakit ganun eh. Isa pa sa mga malulupit yan guys is kung paano niya gamitin yung paleta. Hindi ko alam ha, pero the way siya gumamit ng paleta, ang pagkakaalam ko kasi is siya lang yung gumagawa ng mga paleta niya. Which is ang gaganda ng mga ginagawa niyang paleta. So check niyo yung page niya guys, nandiyan naman yung link sa description. Baka may mga paleta siya doon. Or kung hindi niyo makita guys, search niyo lang sa Google or sa Facebook, Biko Palette. Sikat na sikat yung mga paleta nito guys, sinasabi ko sa inyo.
So ito pa guys, isa sa napapansin kong mahirap na part ng pagiging isang pure shaper is yung kung paano mo ipapa-emphasize sa mga audiences mo yung subject mo. Kasi guys, once na mali yung paglagay mo ng shape, mali yung paglagay mo ng shadow, using your shape, mag-iiba na yung itsura ng gawa mo. So kapag tinitingnan yung mga gawa ni Biko guys, kamukha siya ng mga subjects niya. Sa akin kasi, yun yung napapansin ko eh. Kapag ako yung nagpo-pure shape, isang mali lang ng shadow ko, iba na yung itsura ng mga gawa ko. So ito pa yung malupit dyan guys. Habang nagbo-browse ako ng mga video ni Sir Biko dun sa YouTube, nabasa ko yung comment ni Sir Alray dun sa isang video ni Sir Biko dito sa YouTube. Ang title ng YouTube video na to guys is Victor Vixel Tips and Tutorials. Yung comment ni Sir Alray. Kala ko may tips talaga, yung pala Narda Soundtrip. Anyway guys, yung video na to is way back 2017 pa, so matagal na to guys. Mga gawa ni Sir Alray ngayon, nakikita niyo naman ang gaganda na. So shoutout sa iyo Sir Biko, maraming salamat sa pagbigay mo ng permission para maisama kita ngayon sa video ko. Maraming salamat sa pagiging inspirasyon ngayon para sa mga baguhan ng mga Vixel artist sir. At kung gusto niyo makita yung mga gawa niya guys, nandyan sa description yung link ng YouTube channel niya at ng page niya. Tingnan nyo na lang guys at supportahan natin yung mga artists na to guys, support local artists. So ang next na artist natin guys ay si Dom Zises. Shoutout sa iyo Sir Doms. Maraming salamat sa pagbigay mo ng permission na maisama kita dito sa video sir. Ang pangalan ng artist sa likod ng Dom Zises ay si Sir Dominic de la Cruz. So proceed tayo guys sa art style ni Sir Doms. So mainly Photoshop user siya at ang style ni Sir Doms ay alpha masking. So kung pinapanood mo yung mga timelapse nito ni Sir Doms, siguro sasakit yung ulo mo. Paano ko nasabing sasakit yung ulo nyo? Kasi sa sobrang dami nito maglagay ng layers guys, mapapasabi ka talaga ng sana hindi mag-crash yung Photoshop nito. Sa sobrang dami ng layers na nilalagay niya. So kung ibibase natin guys sa by layer yung mga gawa nito ni Sir Doms, siguro nasa God tier level na siya sa sobrang dami na maglagay ng layers. So kapag tinitingnan mo yung gawa ni Sir Doms, wala siyang standard na paleta. So even before nung may mga nanghihingi ng paleta niya, though nagbibigay siya ng paleta niya, pero hindi niya rin masabi sa sarili niya kung yun talaga yung standard na paleta niya. Kasi more on color picking siya kapag gumagawa. Makikita mo yun sa mga timelapse niya guys. So kung gusto niyo panoorin yung mga timelapse niya, ilalagay ko yung page niya dyan sa may description, pati yung YouTube channel niya. Panoorin niyo guys at ihanda niyo na yung sarili niyo ma-amaze sa mga gawa na ito. So isa sa mga nagugustuhan ko sa art style ni Sir Doms is yung paglalagay niya ng mga glowing effects. Like yung mga ibon na glowing, si mga flowers dito sa ulo. So bali yun yung trademark ng mga gawa ni Sir Doms. So masasabi mo talaga na mataas na yung knowledge niya pagdating sa ganitong software guys. Kasi makikita mo the way siya mag-handle ng mga layers, the way siya maglagay ng mga filters, at the way siya maglagay ng mga backgrounds. Very professional. Hindi ko lang sure kung may mga nakagaya na ng style ni Sir Doms or may mga gumagaya ng mga style ni Sir Doms. Kung meron man guys, comment nyo down para alam ko kung sino yung mga artist na yon. At titingnan natin yung mga gawa nila guys. I'm sure magaganda yan. At sa ulitin ko Sir Doms, maraming salamat sa pagbigay mo ng permission sa akin para gamitin yung mga pictures nyo. Thank you so much ulit sir. God bless and shoutout sa iyo ulit. So ang next na artist natin guys ay walang iba kundi si Sir Marlowini Nial III. So ang pangalan ng page niya ay Marlowe Art. At kung gusto niyo makita yung mga gawa niya guys is ilalagay ko yung link sa may description. Check niyo na lang yung mga gawa niya dun guys. So thank you so much sir sa pagbigay niyo ng permission na maisama ko kayo ngayon sa video na to. So proceed tayo guys sa art style ni Sir Marlowe. So mainly Photoshop user siya. Titingnan niyo yung art style niya guys. Hindi siya mahilig sa minimal style. More unlike alpha masking yung style niya kasi napanood ko yung mga live stream niya before. At kung titingnan mo yung art style niya is parang may pagkakahalintulad sila ng style ni Doms. Kung paano maglagay si Doms at si Marlowe ng background, dun sila nagkakatalo guys kasi may iba't ibang style pa rin sila. Pero pagdating sa skin tone, makikita nyo na halos magkapareho sila. Kasi kapag masking ka, possible na nagpipick ka ng color mo. Siguro color pick din yung ginagawa niya kaya ganito yung mga skin tone niya. Pero ang ganda din kasi ng mga gawa niya guys. So kung titingnan mo yung mga gawa ni Sir Marlowe, hindi mo masasabing Twice fan siya eh. Kasi halos na mga ginagawa niya, puro Twice. More and more. So kung titingnan niyo yung laman ng art style ni Sir Marlowe guys, based dun sa nabasa kong isang appreciation post para sa kanya, binibase niya yung art style niya sa ugali niya,
pagiging Christian or Renaissance, contemporary, which is sa mga nangyayari ngayon, pagkakaroon ng mga digital styles and K-pop references. Imagine combining all those things in just one art. Nakita niyo yung mga gawa, guys, sobrang solid. So, ganyan siya gumawa ng sarili niya yung style, guys. So, bali ang trademark sa mga artworks niya is yung lalagay niya ng mga effects, paglalagay niya especially ng mga backgrounds niya. So, kapag nakikita ko yung mga ganitong backgrounds, masasabi ko na, uy, inspired ni Marlou ito kapag mga ganitong background. So, imagine, guys, dahil sa mga ganun, guys, nare-recognize kayo ng mga tao dahil dun sa mga ginawa niyong unique. Lalagay niyo ng mga unique effects dun para sa styles niyo. So, based din dun, guys, sa nabasa ko is nagsimula sa pagiging hobby niya lang yung pag-pixel until na-improve na na-improve kaka-practice niya. And then, hindi rin naman nakakapagtaka kung bakit ganun yung skills niya kasi isa siyang multimedia artist. So, meron na siyang high knowledge pagdating sa mga ganito, guys. At mataas na yung narating niya, guys, kasi nanonotice na sa ibang bansa yung mga gawa niya, especially yung mga ginagawa niyang fan art si Twice. Sana all, mapapasana all ka na lang kapag mga ganito. Isang karangalan yun kapag napansin ng mga sikat yung mga gawa mo. Para sa ating mga artist, sobrang karangalan yun. Kaya sobrang proud kami sa'yo, Sir Marlouis. Inaangat mo lalo yung level ng pagiging isang pixel artist. At isa lang ang masasabi ni Sir Marlouis, guys, especially dun sa mga aspiring na vex artist at sa mga baguhan, wag na wag nyong ikukumpara yung mga gawa nyo sa mga gawa ng ibang artist. Wag na wag nyong ikukumpara yung sarili nyo sa mga artist na mas mataas na yung mga narating, guys. Wag na wag nyong ikukumpara yung page 1 nyo sa page 100 ng iba. Very well said. Holy shit. Thank you so much, sir, sa mga words of wisdom mo. Hoping na marami ka pang mai-inspire na mga aspiring na mga VEX artists dito sa atin. At God bless po. Maraming salamat sa pagbibigay ulit ng permission. So, yun lang yung masasabi ko, sir, sa'yo. We're so proud of you, VEX family. Thank you so much and support local artists. At proceed tayo sa next na artist natin. So, ang next na artist natin, guys, ay si Zib Art. Ang pangalan sa likod ng Zib Art ay si Sir Anthony Lideros. So thank you so much, sir, sa pagbigay mo ng permission sa akin ngayon dito para maisama ko sa video. Shoutout sa'yo. So mainly, Photoshop user to si Zib Art. And imagine this, guys. Everyone's been mentioning about Sir Doms, Marlouis, Alray, and Biko. Pero wala akong masyado nakikita nagme-mention sa Zib Art. Like, what? What dimension you guys came from? So kaya ko masasabi na isa sa mga underrated na artist dito sa Pilipinas, si Zib Art. Kasi imagine, guys, ang solid ng mga gawa niya. So nagbe-vexel kasi siya, guys, way back 2016. So nakikita ko na yung mga gawa niya before. At ngayon, more on like merch design na siya. So bali yun na yung mga ginagawa niya ngayon, guys. So by the way, ang art style na Zib Art ay masking. So siya pala yung nakikita kong vexel artist, guys, na kayang gumawa ng vexel, digipaint, merch designs, at marami pang iba kasi nakikita ko yung mga gawa niya, guys, eh. Solid yung mga gawa niya. So, isa sa mga tumatak sa akin, guys, sa art style ni Sir Anthony is yung paglalagay niya ng nature sa kanya mga artworks. Especially, guys, yung paleta niya. Yun talaga yung tumatak sa mga vexel artists simula pa noon. Kapag nakikita mo yung ganitong skin tone, paleta, automatic kay Zib yan. Siya lang yung may ganong paleta, guys. So, isa pa sa nagustuhan ko sa mga laman ng art style ni Zib Art ay yung paglalagay niya ng tribe-based concept. So masyado malawak yung pag-iisip nitong taong to pagdating sa concepts. Kaya hindi rin nakakapagtaka kung bakit ganun yung mga gawa niya. So, sabi ko nga, guys, matagal na siyang gumagawa ng pixel way back 2016. So ganyan na yung mga gawa niya, guys. Imagine, ganyan na yung mga outputs niya. So how much more now? Year 2020 na. Pero hindi ko na nakikita yung mga pixel portrait niya ngayon at more on merch design na siya. So 2015, 2016, hindi pa tanggap ng art community ang Vexel, guys. So, kasi ang dami nagsasabi na tracing. Yes, I agree, tracing ang Vexel. Pero kung paano mo lalagyan ng concept yung mga gawa mo, guys, kung paano mo gawing unique yung art style mo, is dun mo masasabi na tracing is not easy. Kaya saludo ako dun, guys, sa mga taong nakakagawa ng sarili nilang art style kasi sobrang hirap talaga. Hindi madali yun, guys. So, thank you ulit, Sir Zib, sa pagbigay sa akin ng permission para maisama ko kayo ngayon dito sa video na to. Maraming maraming salamat, sir, at ang gaganda po ng mga gawa nyo. At kung gusto nyo, guys, makita yung mga gawa ni Sir Zib, ay ilalagay ko yung link ng page niya sa my description. Check nyo yung mga gawa niya, guys, at sana like nyo yung page niya at palagi po nating susuportahan yung mga local artists natin dito sa Pilipinas. Thank you so much again, sir.
So yun na yung limang artist para sa reaction video na to, guys. At dahil wala na akong hula dun sa pinost ko na kung sino-sino yung mga artist na isasama natin ngayon, guys. Pagdating ng 1K subs, guys, magbibigay ako ng free big sale para sa inyo. Kahit hindi ako masyadong magaling, bibigyan ko kayo, guys. So sana tulungan nyo ako na umabot ng 1K subscribers dito sa YouTube. At suportahan natin yung mga local artists. And remember what Marlo said. Huwag niyong i-compare yung page 1 nyo sa page 100 ng iba. So see you again, guys, sa next video natin. Thank you so much for support and goodbye.